Murang halaga ng raw materials para sa manufacturing sector at oportunidad para sa mga micro, small, and medium-sized enterprises sa trading partners. Ilan lang ito sa mga benepisyo sa pagsali ng Pilipinas sa Regional Comprehensive Economic Partnership. Kaya naman, kabilang ang Pilipinas sa 10 kasapi ng Association of Southeast Asian Nations na sumali sa Free Trade Agreement. Kasama rin dito ang mga bansang China, Japan, South Korea, Australia at New Zealand na trading partners ng ASEAN. Nitong Pebrero, niratipikahan na ng Senado ng Pilipinas ang RCEP at nitong Abril 27, formal na ang itinurn over ni Ambassador and Permanent Representative to the ASEAN, Joy Quintana, ang instrument of ratification ng RCEP kay ASEAN Secretary General Cao Kim Horn sa ASEAN Headquarters sa Jakarta, Indonesia. Inaasahang magkakabisa ito sa Hunyo. As this is really a major historic day that Philippines will come on board with other 14 countries. So I think this is really quite a significant day for us. I think for ASEAN on the one hand, but also for all 15 also participating countries. So Mark, this is truly committed to the implementation of this agreement. The Department of Trade and Industry is leading all the efforts to be taken part in the discussions. Sa ilalim din ng RCEP, pagtutuunan ng pansin ang mas pinalawak na panuntunan kaugnay ng e-commerce, intellectual property, government procurement, at competition. Ito ay nagbukas ng isang malawak na mundo para sa atin, covers about 10 countries of ASEAN and 5 dialogue partners kasama Australia, China, Japan, Korea. Ito ay nagre-represent ng 30% of the world's population or about 2.4 billion and 30% of the world's GDP. So makakatulong ito sa ating mga negosyante, makakatulong ito sa ating mga manggagawang Pilipino. It means that we'll do more trade with, among the 15 countries, 10 from ASEAN member states and 5 from our dialogue partners, including China, Japan, Republic of Korea, Australia, New Zealand. So it means that we're going to be able to work together in the era of economic cooperation, particularly in trade. Investment, this is really quite important for us. Para sa Department of Trade and Industry, paiigtingin nila ang kampanya para ipaintindi sa mga tao ang mga benepisyong makukuha sa economic partnership. Pagkatapos po ng pag-implement ng RCEP by June 2, ang DTI po ay magsasagawa ng information campaign and education campaign na atin pong ilo-launch sa June 9. Isang paraan ng department para i-promote at masabi sa ating mga stakeholders na may mga benepisyo po tayong makukuha sa RCEP. Sa ilalim din ng RCEP, may magagandang tariff concessions ang Pilipinas sa China, Japan at South Korea para sa agri-fishery products kabilang ang pinya, papaya at mga tsokolate. Para sa TFC News, Wendy Palomo, ABS-CBN News, Jakarta, Indonesia.